Palapit na palapit na ang pagtatapos ng pangalawang season ng The Voice of the Philippines Teens Edition, kaya naman kanya-kanyang pagpapa-impress na ang ginagawa ng mga teen artists from bawat team. Natapos na rin ang knockout performances from Team Sarah noong nakaraang linggo at napili na ni Sarah ang kanyang top 3 artists na maglalaban-laban sa semifinals. Kaya naman, bilang isang tagahanga ng music, ng The Voice at ng Team Sarah, bet nyo ba ang tatlong teen artists from Team Sarah? If yes, sino ba sa kanila ang feeling mong dadalhin ni Sarah sa Grand Finals? So para makapili tayo kung sino ang ready na, versatile at mas deserving sa spot na ibibigay ni Sarah sa darating na Grand Finals na posibleng bumago sa buhay ng kahit sinong Team Sarah artist, let's take a look sa kanilang journey dito sa The Voice. Magsimula tayo kay Andre Parker. Si Andre ay isang one-chair turner. Kinanta niya ang Feeling Good noong Blind Auditions. Si Andre ay galing Antipolo City, 15 years old, at bata pa lamang siya ay nahiligan niya ng sumali sa mga singing contest. Based doon sa kanyang interview, mahilig daw itong rumakit si Andre kung saan ang naiipon itong pera ay tinutulong niya sa mga kababayan natin na apektado ng COVID-19. Kaya talaga namang nakakamangatong si Andre dahil pagtulong na sa kapwa ang isa sa kanyang inaatupag. Isa rin sa mga reasons kung bakit sumali siya sa The Voice, aside sa manalo of course, gusto niyang maging way ang The Voice para makita niya ang kanyang biological father na bata pa lamang hindi pa niya nakikita. Dati na rin sumali si Andre sa Tawag ng Tanghalan Kids. Sinabak ni Sarah si Andre sa battle rounds over Hannah at kinanta nila ang best part kung saan si Andre ang pinili ni Sarah na mag-advance sa knockout rounds, pero parehas naman silang nanalong dalawa dahil na-steal naman ni Coach Apple si Hannah. Mas lalong pinabilib ni Andre si Sarah nung kinanta niya ang Make You Feel My Love by Adele during knockout rounds. Kaya naman natalo niya si na CJ na isang 4-chair turner at si Janva na isang 2-chair turner. Talaga namang nakakamanga tong si Andre dahil from one-chair turner ay isa na ngayong semi-finalist from Team Sarah. Sabi pa nga, hindi basihan kung ilang coaches ang umikot sa'yo during blind auditions, kundi ano yung kaya mo pang ibigay sa competition, at yun ang ginawa ni Andre. Sa tulong na rin ng coaching, mentoring at guidance ni Coach Sarah, mas lalong nahahighlight ang ganda ng boses ni Andre dahilan para katakutan siya ng kanyang mga kalaban dahil sa kanyang galing na ipinakita sa competition. Kaya naman, maraming nagsasabi na isa siyang dark horse at walang imposible sa taong nangangarap, may fighting spirit at nagpupursige na makamit ang kanyang pangarap. So kung naniniwala ka na deserving si Andre na mag-represent ng Team Sarah, suportahan natin siya sa darating na live shows. Pangalawa, pag-usapin natin si Kendra Aguirre from Las Piñas City, 13 years old at ang pinakabatang teen artist from the competition. Kinanta ni Kendra ang Proud Mary at si Coach Bamboo at Coach Sarah ang umikot sa kanya. Namana daw ni Kendra ang kanyang galing sa pagganta sa kanyang father. Dati nang nirepresent ni Kendra ang Pilipinas sa WCOPA or World Championship of Performing Arts. At kagaya ni Andre, si Kendra rin ay galing sa isang broken family. Kinanta ni Kendra ang The Closer I Get to You versus Jason Villanueva during battle rounds at siya ang pinili ni Coach Sarah na mag-advance sa knockout rounds. Ipinakita naman ni Kendra ang kanyang galing sa pagbirit nang awitin niya ang isa sa mga popular songs ni Mariah Carey na Vision of Love na talaga namang buwis buhay performance ang ipinakita niya, dahilan para piliin siya ni Coach Sarah over Hobie na isang 4-chair turner at Eunice na isang 2-chair turner. Ipinamalas ni Kendra na kaya niyang mag-level up sa competition dahil aside sa fact na magaling siyang singer at performer, alam niyang marami pa siyang kayang ibigay sa next level of the competition. Kaya naman, kung naniniwala ka na deserve ni Kendra Aguirre mag-represent ng Team Sarah sa darating na Grand Finals, suportahan natin siya ngayong darating na live shows. And last but not the least, pangatlo, si J. Lloyd Garche. Si J. Lloyd ay galing Bacolod, 16 years old, at base sa kanyang interview, suki na daw si J. Lloyd ng mga intermission number sa kanilang school. At pagtungtong niya ng senior high school, sumali siya sa isang glee club kung saan siya ay isang scholar dito at ito na rin ang tumulong sa kanya para sa kanyang pag-aaral. Isa rin sa pumukaw at nagpaantig ng puso ng madla ay ang pagiging supportive brother ni J. Lloyd sa kanyang sister na may sakit na kidney at nasa stage 5 na daw ito. Talaga namang inspirado si J. Lloyd na manalo sa competition na ito dahil napaikot niya lang naman ang dalawang coaches na sina Coach Sarah at Coach Leah during his blind audition nang kinanta niya ang mapusong rendition ng Kung Sakali ni Michael Pangilinan. At itong video na ito ang pinaka most viewed blind audition so far ngayong season. Umabot na ito ng 8.2 million views. Dahil nga sa dagok na nangyari sa pamilya ni J. Lloyd, mas lalo pa niyang binalingan sa battle rounds, kalaban si Kate Ocampo, na dati ng alumni ng The Voice Kids from Camp Kawayan. Kinanta nila ang Istorya by The Ones na talaga namang maituturing best battle round performance so far. Pinamalas ni J. ang kanyang galing sa pag-storytelling sa kanta, kaya naman siya ang pinili ni Coach Sarah na mag-advance sa next level of the competition, which is the knockout rounds. Pero hindi naman luhaan si Kate dahil na-steal siya ng tatlong coaches at pinili niyang mapasama ulit sa Camp Kawayan.
At ang pinaka-recent na performance ni J. Lloyd ay ang kanyang knockout performance, kung saan mas lalo niya tayong pinabilib sa kanyang mapusong rendition ng Hiling by Mark Carpio, na talaga namang pinag-usapan ng sambayanan, dahilan para piliin siya ni Coach Sara na magpatuloy sa semifinals. Natalo ni J. si Dave Baggio na isang 2-chair turner at si Pia Banga na isang steal from Coach Leia na isang 4-chair turner. Pinakita niya kay Coach Sara na deserving siyang manalo dahil ang kanyang performance lang naman ang may pinaka most viewed video so far at ang katangi-tanging knockout performance video na nagtrending sa YouTube. Dahil sa kanyang galing at pagpupursiging maging successful singer someday at ang kanyang hangaring matulungan ng kanyang ate na may sakit, sa tingin mo ba karapat-dapat si J. Lloyd Garche mag-represent ng Team Sara sa darating na Grand Finals? If yes, suportahan po natin siya ngayong darating na live shows. Iba't ibang kwento mayroon ang tatlong artist na ito. Iba't ibang galing ang ipinapakita nila from blinds, battles at knockout rounds. So sino kaya sa tingin nyo ang magbabandera ng Team Sara na susunod sa yapak ng mga Grand Champion galing sa kanya sa mga nagdaan ang seasons kagaya ni Laika Gernod, The Voice Kids Season 1 Grand Champion, Jason D, The Voice of the Philippines Season 2 Grand Champion, Jonah Sukite, The Voice Teen Season 1 Grand Champion, at Vanjos Bayaban, ang pinaka-recent niyang kampiyonato, The Voice Kids Season 4 Grand Champion. Sino kina Andre Parker, Kendra Aguirre at J. Lloyd Garche ang bet mo? Sino sa kanilang tatlo ang gusto mong mag-represent ng Team Sara para sa darating na Grand Finals at posibleng hiranging The Voice of the Philippines Teens Edition Grand Champion? Comment your thoughts below at pag-usapan natin yan.